So mga tol, magtatatlong buwan na nga po ang nakalipas nang matalo si Marlon Tapales sa kamay ni The Monster na Oya Inoue sa Japan. Bigo nga po makuha ni Marlon Tapales ang pagiging undisputed sa Super Bantam. So balik ensayo na nga po si Marlon Tapales mga tol. Nag-uumpisa na nga po siyang mag-jogging upang paghandaan ang pagbabalik niya sa ibabaw ng ring. Kung matatandaan, sinabi nga po ng Team Tapales noong mga nakaraan na sa buwan daw ng May ang next fight niya. At kung matatandaan din mga tol, pinangako ni Sean Gibbons na muling magkakampiyon itong si Tapales sa Super Bantam. Kailangan lang manalo ni Marlon Tapales sa sunod na laban niya at muling umakyat sa ranking upang mapalapit muli sa world title shot. Sa kabilang banda naman mga tol, kinumpirma nga po ni Canelo Alvarez na si Jaime Munguia ang makakalaban niya sa May 4 na gaganapin sa Las Vegas. Isang pay-per-view nga po yan mga tol. Kaya markahan nyo na po ang kalendaryo sapagkat tuloy na po ang laban na yan. Samantala, matapos po makatikim ng knockout ang UFC champion na si Francis Ngannou dito kay former world champion Anthony Joshua nito lang nakalipas na araw kung saan tatlong beses pong bumagsak si Ngannou at sa pangatlong bagsak nito hindi na nagawang bumangon pa. Nagpost nga po ang page na ito mga tol at sinabing hindi daw naranasan ni Ngannou na tumumba sa UFC career nito. Pero pagdating daw kay Anthony Joshua, hindi lang daw isang beses kundi tatlong beses pa daw itong bumagsak. Kaya napasabi ang page na yan na napaka-wild daw ng sports ng boxing. Kung matatandaan, nagbabala po si Ryan Garcia sa mga MMA fighters na huwag na umuno silang sumabak sa boxing dahil malala lang ang sasapitin nila. Kung sila naman daw professional boxing ang sasabak sa MMA, tulog daw ang mga MMA fighters sa isang suntok lang. Parang sinasabi po dyan ni Ryan Garcia, kung may gloves nga, eh napapatulog itong mga MMA fighters. Paano kaya kung wala pang gloves? Speaking of walang gloves, malalaman natin mga tol kung totoo ang sinasabi ni Ryan Garcia. Dahil sasabak na po si former world champion at 2 times Olympics gold medalist Guillermo Rigondo sa bare knuckle ngayong buwan ng May. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, yung bare knuckle, yun po yung suntukan na walang gamit na gloves. Kaya tingnan natin mga tol, kung uubra nga po sa bare knuckle itong si Rigondo. Kung matatandaan, tinalo nga po ni Rigondo itong si Nonito Donaire Jr. Isang dekada na mahigit ang nagdaan. At tinalo naman ni Casimero itong si Rigondo. Magtatatlong taon na ang nagdaan. Huling laban nga po ni Rigo sa boxing, nakaraang taon pa buwan ng June. Tinalo niya via knockout sa round 7 ang Puerto Rican na si Charlie Clemente Andino. Sa kabilang banda naman mga tol, mukhang sabik na nga po si Casimero na lumaban at makasuntok. Sinuntok niya ang bata niyang may suot-suot na body armor protector. Sa lakas ng suntok ni Cuadro Alas, luhod ang bata niya. At maya-maya, sumakit ang tiyan niya. Halos mangyak-nyak nga po dyan ang bata ni Alas. 35. Balik, otro, ma-present pa to. Okay, puti ko eh. No! Kay, may gawin ko ulo. Ay palabi, ay palabi. Kaya tigma pa na mong kumot. Okay. Tanga. Hindi na natin lakasan guys kasi oh, biak. Oh. Oh. Eh, so guys. Natulog na sa mga. Acting naman kuno na tik. Tik. Acting lang daw kuno 'yun. Huh? Pinawisa na wala sa oras si Tutik, guys. Nahihilak. Piyat. Nahihilak baga. Ha? Kita. Lulul. Umiyak, oy. Hilak, Tutik. Miak.